Yeah.
มาอยู่ก่อนนะคะmalaki ang probabilidad na hindi sila makagagawa.
Ngayon ay mas malaki yung probabilidad. Kasi may mga pagkakataon ako kasi na yung mga taong tinulungan natin ngayon, walang-wala. Pero later on, makikita natin na darating din pala ang panahon. Kasi na rin naman ay ang siyang tutulong sa amin. Sa hindi natin inaakalang pagkakataon. Kaya, malaki ang probabilidad. Pero hindi tayo makasigurado na hindi na talaga sila makadadating. Kaya ano yung mensahe na huwag namin kalimutan sa Ebanghelyo ngayon na alin? Gumawa ka nang hindi naghihintay ng kapalit. Gumawa ka kahit hindi ka gagantihan sa mabuti mong ginagawa. So, yung paggawa mo ay ginagawa mo yun sapagkat gusto mong gawin yun. Hindi sapagkat gusto mo na ikaw ay gantihan. Dahil kahit pa paano, ikaw ay umaaba na ikaw ay gagantihan. Kaya nga ako isa siya rin. Bakit kasama pa dyan yung hindi man lang sila nagpasalapan? Ang kasama yun na mas malaki yung gantimpala mo. No? Kung kahit malamang wala kang narinig na pasalamat doon sa mga natulungan mo. Kasi bakit? Maliwanag na rin, hindi ka na hihintay ng ganti. Pero kung halimbawa, hindi ka nagpasalamat sa iyo, pero naghahanap ka na ikipasalamatan, naghihintay ka ng ganti. Kasi bakit? Naghahanap ka ng kahit salamat eh. May ganti pa rin yun. Kaya dapat, ngayon, huwag kang maghanap kahit na salamat lang. Pagkaman, sabi ako minsan ng iba, ay baka hindi na natin natuturuan yung mga taong magpasalamat. Well, siguro pwede natin turuan yung magpasalamat. Ano? Pero kung sakali man, no, na mga pagkakataon na hindi ka pasalamat, huwag sasabay yung loob mo. Huwag sasabay yung loob mo. Bakit? Kasi ginagawa ko ito nang hindi ka naghihintay ng anumang kapalit kahit salamat. Kasi nga, ano ang sabi ko, sabi nga, ikaw ay ito. Yan yung katauhan mo, alin. Tumulong sa Ebanghelyo natin, alin, ang pag-imbita na walang hinihintay na kapalit. Magbahagi ng biyaya, magpasalamat, maniwa sa pagkakataon na ito ay alin, magpahain ng hindi naghihintay ng kapalit. Medyo mahirap po yun, no? Sapagkat sabi nga natin kumisa sa daigdig na ito, no? Tao ay palaging naghahanap ng kapalit. Yun ang hinahanap ng tao. Sabi nga natin ay human nature. Kasi Father, hindi mo naman mag-alis kasi tao din ako eh. Tama. Tao pa. Pero yung bata yung ngayon na isa sa hindi, ano? You have to go beyond what is human. Kinakailangan mong malampasan ang mga gawain at ang mga pangailangan ng pagiging tao. At kinakailangan mo na ito ay may isang atuparan mo bilang alin? Bilang
isang anak ng Diyos. Bilang isang Kristiyano. Bilang isang Kristiyano. Kaya kinakailangan natin yung lakas na manggagaling kay Kristo. Kasi mahirap yun. Mahirap malami yung paglalaban ng damdamin ng pagiging tao. Na alin. Sana magpasalamat ka man lang. Hindi yun yung kumisang sinisigaw natin eh. Hindi. Yung pagkaunawa natin bilang mga Kristiyano alin, huwag kang maghihintay ng kapalit. Kahit anong kapalit. Kahit na salamat. Kasi kapalit ninyo. Either o. Maliit o malaki, may kapalit pa rin yun. So, bahagi yun. Pero sa tuwa ay hindi yun dapat maging dahilan natin para hindi tayo marunong magpasalamat. Hindi dapat yung maghintay na natin kasi baka sabihin natin na hindi na ako magpapasalamat para mas marami kang bigaya na magagaling sa Diyos. Hindi. Kasi yun naman ay kakulangan pa in behalf natin ng talent na parang hindi tayo tinuruan ng Diyos natin magpasalamat. Magpasalamat bilang mga Kristiyano. Kaya, kung may mga taong hindi marunong magpasalamat, hindi nyo dapat ikalulungkot yun. Hindi nyo dapat ikalulungkot yun. Kung may magagawa kayo na pwedeng maturuan nyo sila, good. Pero kung wala, ay hindi nyo na dapat ikapaghina kung hindi man naman kayo ng pasalamatan. Ang malamay ulit na gawa natin ang ating tungkulin na makatulong sa kanila. May kapalit pa o wala. Ito yung patuloy nating idalangin sa harapan ng Diyos. Sabagat, alam natin, kung talagang tayo nanatali, alam natin dahil, hindi man sila magbigay ng kapalit. Siguradong hindi pwedeng lumampas na hindi papalitan yun ng Diyos. Kasi ganun ang Diyos. Hindi pwedeng hindi niya makikita yung mga pagkakataon. Lalong-lalo na yung ulit. Yung tumutulad sa Kanya na nagbigay ng Kanyang sarili para sa sangkatauhan. Mahalin man siya ng tao o hindi. So, ganun yung nagmamahal. Ganun yung nagmamahal. Kaya, bahagi yun na kung saan iwag namin kalimutan. Okay? Medyo mabigat yung kausapin kapag sinabi natin ito yung uli ng pagmamahal na turo ni Jesus. Nagmamahal ka kahit hindi ka minamahal. At ilingin natin ang lakas sa Diyos kasama ni San Martin sa pamagitan ng litanya. Lord, have mercy on us. Lord, have mercy.
Pray.
So ba yung po na ha? Manalangin kayo mga kapatid ko pang pag-aari namin ng kalugdan ng Diyos sa mga kapatid. Tanaginawa ng Panginoon, itong pag-aari sa iyong mga kamay, sa kapurihan at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Pamanalangin kami ka ang pag-aari namin ito ay maging dalisay nawa at maging banal at pag-inawa namin sa iyong awang dakila. Sa pamagitan ng Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawa ng hangga. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Para sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Sa lupadan natin ang Panginoon ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Maraming makapangyarihan tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ng Yesu Kristo na ang pagkakutang na loob ang nagtubod sa lupang buntay. Ang kamatayan para kami buhayin, pagitiwala ko sa ninaligay ang hindi malilimot sa pagkabuhay niya sa aming kaloob, pag-asa ang dahilan ng Panginoon para sa pagbabalik ng totoong dakila. Kaya kalisa ng mga anghel na nagsisiyawin ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Hindi naman matapos sa nabutan ng gawang kanyang kalis, hindi kanyang pinasalamatan. Niyabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ng pinagpunito ang kalis sa aking dugo. Nang bago at wala ng kantiba, ang aking dugo ay pupukos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa aking. Misteryo ng pananampalataya.
alis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat na kami minarapat tumayo sa harap mo para magingkod sa iyo. Isinasalo namin kami magsasalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mamuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang isip paanaganap sa pumulik-tip at pusin kami sa pag-ibig kay isang Francis ni Benaventura at ng kanang kaparaan. Lalahan ko rin ang mga kapatid namin na hinday nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay na hindi na lahat ng mga kumana. Tawad na sila tutuwin sa iyong kaliwanagan. Tawad ka na napatid ang lahat ng kasalo sa iyong buhay na walang bakas. Na isa na paal na meron maliya nila ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo. Ni San Martin ang lahat ng mabanal na buhay niyo sa naibig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang na maraming ang pagpupuri sa karangal mo sa pamagitan ng mga na ating Panginoon, Jesu Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama ng sinag na lahat ng parangal magpuri sa iyo, Diyos ang mga kapangyarihan, kasama ng Espiritu sa ato, magpasawalan ng tayo. Kapayapaan ang iyong sa inyo, ang kapayapaan ang hindi ko sa inyo.
Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwagin namin mga pagkakasal. Pagalaman mo kami ng kapayapaan, pagkabisan mo si kalaoban, kasama ang Espiritu Santo at pasawalan ng hanggan. Amen.